diyan ka na muna. So, what's up, mga Lodi? Deep tayo ngayon sa FBIP at oh well, dahil mataas ang krudo at pinaiwan na sa akin yung basa EB din kasi mataas nga ang krudo. Kaya ngayon, nakisabay muna ako. Wala na si Pinoy African Bus Driver ngayon. Ngayong umaga, ako na si Pinoy African Bus Rider. Pwede na! Kasi, pasero na lang tayo. Hindi na tayo nagda-drive. Ito ang ating kasama ngayon sa pagmamaneho. Bro, ano nga ulit ang pilihan mo, bro? Yan, si paring Villaruel at siya may dala nitong Ankai Angry Bird 989. Sa mga bus enthusiast, alam nyo na siguro pag sinabing Angry Bird, ano? Yan, tamang-tama, kulay yung stoplight. Kuhanan natin yung labas para makita nyo. Bro, buksan mo nga saglit to. Yan, traffic naman guys, eh, traffic. So, ayan, oh. 989. So dito tayo ngayon nakasakay. At lumipat na rin ako ng garahe guys. Mamaya pakita ko sa inyo kung saan ako nakagarahe ngayon. Umalis na rin tayo dun sa Bukal. Kasi kung sa Bukal pa ako gagarahe, pagdating niya sa garahe nito, pagdating ni Villaruel sa kanyang garahe, kailangan ko pa mag-commute papunta sa garahe ko para kunin yung aking motor. So lumipat na rin ako ng garahe kahit na ayoko. Maganda kasi yung garahe namin dun sa Bukal eh, tsaka hindi masyadong siksikan doon. Oh well, ganun talaga, challenge accepted. Sarap pala maging pasahero guys. Sarap pala oh. Oh. Ngayon ko lang nalaman, sarap pala maging pasahero. Mababawasan na yung ating pag-drive kasi hindi na ako makakapag-drive papuntang Kalamba tapos pabalik ng EB din nang walang sakay, hindi na pwede. Sana bumaba na yung krudo para maiuwi ko ulit yung bus ko. Sana nga, eh wala eh. Pwede lang natin si tropa. Ah, kita niya na pala eh. Hey! Oop! Alright. So guys, ayan o, kita niya. Dito ako sa dati kong garahe. Kasi yung kwento na ako ay bumarahe sa barangay, kung taga Kalamba kayo, alam niyo siguro kung saan yung barangay, sa likod ng SM. Tapos napalipat ako sa Bukal, tapos napalipat ako dito,
bumalik ulit ng Bukal. Kasi ngayon balik ulit dito. So yun guys. African bus rider kasi tayo ay pasahero. Ano? So, dahil nga nag-iwan ako ng bus sa EB din, sasabay ako sa isa kong kasama papuntang Calamba. Tapos sa hapon, sasabay naman ako dun sa isang bus namin papuntang EB din. So ngayon, ang kasama natin ay si Jeremy Cortez. Mamaya natin siya interviewin kasi busy. Seryoso masyado sa pagmamaneho yan. Kita nyo naman yan, gaganyan-ganyan mukha na, pero chickboy yan. Chickboy yan, eh, pati yung kanyang anak ay nagmana doon. Sana all chickboy. Chickboy for life. Ayun, chickboy for life daw. Anytime. Loko-loko. So ayun guys, dito na kami sa Crossing Calamba. At ayun yung terminal ng HM dito sa Crossing. So yan, may nakapila, si 969. Ayun, nakapila sila ngayon. Oh. Ano? What's up, Pepe? Kubaw, kubaw, kubaw! So ayun guys, pagka sasakay kayo ng kubaw ha, sa HM Transport na, wag na sa iba, wag na sa van. HM Transport lang tayo, diitin mo yan, may prangkisa talaga. Huwag kayo magtsaga dun, huwag nyo tangkiligin yung mga colorum na van. Gagawin mo dyan, papakrudo ka? Aba! Sibulino. Sibulino. Mm. Ito na. Ayan na. Ayan na. Hey. Sa braso. Sa braso. Ang? 40? 8. Ate, 28 kasya ba? You know, sarap pa. Isaw. Meron din Betamax. Tsaka Calamares. Ano to tayo? Tosta. Ha? Tosta. Ano na? Natosta kong isaw. Ha, isaw. Amin laging binibilan. Anong pangalan mo tayo? Ginalin po. Ginalin? Ayan guys, punta kayo dito sa FIP.
Sarap ang kanyang isaw.